Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-online. Once again, welcome back to another episode of Papa Dudut YouTube channel. Kakaiba ang gagawin natin ngayon sapagkat ito po ay parang maana ala Animal Planet. May pagka-discovery channel po ang gagawin natin sa episode na ito. Sko, nababoy agad ako, isa pa lang. At hindi niya alam na guest siya. Wala mo na po ito sa kwan, sa usapan. Nagulat na lang siya na guest pala siya. Parang hindi po makakalabas ang bahay na ito. Kapag hindi po ako naglako. Hindi po niya ako tinanong. Kung oo ba ako hindi. Pero alam niyo, natural naman po kami dito. Walang script. So anyways, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking special guest sa ating YouTube channel na kung saan marami tayong pwedeng matutunan sa kanya. Isipin mo yun? Susko, magpag-isipan mo yung matutunan, baka mag-expect sila. At syempre, magiging inspirasyon po sa marami nating mga kababayan sa probinsya na pwede palang matupad ang mga pangarap mo sa pagsisika. Parang ang taas ng aking narating, ha? Parang ano, no? Parang ang guest sa, ano, sa show ni Karen Davila. Karen Davila. Yung, ano, yung negosyo. So anyways, please welcome, we have Papa Marky! Pag-isipan niyo po kung mapanoodin niyo to. So si Papa Marky, sa lahat po ng mga hindi nakakaalam, no, sa mga viewers ko, siya po ay from Bicol Province. Mm-hmm. So kwentuhan mo naman kami, so how's your life in Bicol? Mm-hmm. So kumusta yung habang lumalaki ka, hindi tumatanda din, yung tumatanda ka. Lumalapan, lumalapan. Habang tumatanda ka sa Bicol, kumusta si Papa Marky? Hindi, yung dad ko from Bicol, yung mom ko. Talaga bang dad ang tawag mo sa kanya? Social kami dito, sa camera. My dad is from Bicol and my mom is from Batangas. Pero tatay tagat, nanay ang tawag. Anong tawag namin sa ganun? Kapag yung nanay mo taga Batangas, tatay mo Bicolano? Batakol. Batakol? Hindi. Totoo? Hindi. Bicol. Anong Bitangas? Anong tawag? Bitakol. Bitakol? Parang Bitakol. Ano? Parang may iba akong naisip sa Bicol. Parang basta. So, huwag na nating alamin. Oo. So anyway, you're from Bicol. Yan. So tatay mo from Bicol. Si mother taga Batangas. Batangas. Younger days ko, nasa Batangas talaga. Mm. Pagkatapos, ngayon ay napunta ako ng Bicol kasi I need to be there. Namatay yung lolo ko. Mm-hmm. Pagkatapos, ay that's the first time na makikita ko yung lolo ko. Mm-hmm. Wala na siyang buhay sa father's side. So, unang beses, patay pa. Mm-hmm. Kailangan namin pumunta doon kasi balita ko marami daw mana. Bata ka pala, mukhang pera ka na. Hindi. So, yun. Getting to know yung family ng tatay ko. Sa Bicol. Mm. Saan ba sa Bicol? Sa Ragay. Mm. Una-unahan, magkakulang lang tayo, magkalabit lang tayo. Isa lang, Ragay Golf lang yung kuhan. Magkatapat kasi yung bayan namin. I'm from Ginyangan, Quezon. Siya naman, sa Ragay Golf. Mm-hmm. Sa Ragay Camarines. Oo. So, magkatapat Ragay lang yun. Yeah. So, kumusta? From Batangas, nagpunta ka ng Bicol. Hindi ka na umalis ng Bicol? Oh yeah, doon ako nagdiretso ng pag-aaral ko. Kasama yung mga kapatid mo o ikaw lang? Ako lang, nung una, tapos kinuha ko na yung dalawa kong kapatid from Batangas sa Bicol para magkakasama na kami. So doon na kami nakapagtapos ng pag-aaral. So yung isa doon, ako nagtapos ako ng Mass Comm sa Ateneo. Yung isa ay engineer, yung isa ay HRM. Oh, kumusta yung buhay ni Papa Marky habang nag-aaral ka? Ano ba, steady ba yung pamumuhay ninyo or masasabi mo na medyo on the rocks? Mahirap. Sobrang hirap ng buhay. Mm-hmm. Kung hindi ako nangarap at hindi ko tinulungan yung sarili ko, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Siguro nararanasan ko pa rin yung hirap na naranasan ko dati. Mm. Ano yung isang araw sa'yo during that time? Paano ka gumigising? Paano ka nagkakapera? Nasa Bicol kasi ako, nag-school at the same time ay nagtatrabaho sa radio station natin. Mm-mm. Sa FM radio sa Naga. Mm-mm. So, early in the morning, prime time ako, kailangan pumunta sa trabaho. Mm-mm. Tapos after, pumunta sa school. Tapos after ng school, babalik uli. Kasi dalawa yung program. Nagmamaskom ka na nun, di ba? Nagmamaskom na. Pero prior to radio, may iba ka bang naging trabaho? Naging kunan ako, naging crew ako sa fast food, sa Jollibee. Gano'ng katagal? Nung, kwan lang yun, 6 months. Nung nasa Lyceum ako, nag-stop ako ng isang SEM, tapos pumasok ako sa Jollibee
kasi walang pera. Naubos yung baka namin. Ang Jollibee kasi takbuhan ng mga nene, working student. Working student. Eh. Mabilis makapasok dun eh. Oh, kumusta yung pag-aaral mo while working sa Jollibee at the same time? Mahirap ba talaga? Hindi, na nung nag-work ako sa Jollibee, nag-stop na ako sa school. Nasa Lyceum pa lang ako noon. Kasi nagpunta ako ng Bicol, doon na ako nag-work sa radio station. Dahil bata ka pa lang, gusto mo na maging radio announcer? Isa rin yun. Tapos parang feeling ko, kaya kong pagsabayin yung trabaho sa radyo at the same time yung schooling. So, hindi ko na-enjoy yung pag-aaral ko kasi kailangan kong nandun ako to study lang talaga yung extracurricular. Hindi ako pwedeng mag-join dun. Kasi parang para sa akin, parang waste of time. So, kailangan kong ilaan yung oras ko sa mas importanteng bagay, which is yung pagkatrabaho. So, school, work. At saka yung iba pang mga racket kasi nag-host din ako doon. So mga ganun. Walaan ko, ang naging oras mo noon, ano ka, pang umaga ka. Tapos ikaw din yung pang gabi. Hindi, pang hapon. Ah, pang hapon. So, 6 a.m. tapos 3 p.m. Mm-hmm. So in between, nasa school ako. So napagsabay mo yun, maganda naman ang grades mo during that time? Scholar ako at the same time. Wow. So wala akong binabayaran sa tuition. Mm-hmm. Pero since it's Ateneo pa rin, ginto pa rin yung miscellaneous, doon ko naman kinukuha doon sa mga extra racket ko. So, yun, ganun ang ginagawa ko. Tapos, nung kinuha ko yung mga kapatid ko habang nag-aaral ako, sinusupport ko din yung pag-aaral nila. So, ganun yung ginagawa. So, how many years ka nag-radio during that time, nung nag-aaral ka? Hindi, nung lumipat ka ng Manila, doon ako na-hire. Kasi mula doon sa Bicol, may dalawang nakuhang DJ. Tapos ako na yung pumalit. Ah, so that's 2008. Oo. So nung nag-start ka sa Manila, doon ako nag-start sa Bicol. So yan. So paano naman from Bicol province, napunta ka naman ng Metro Manila? Pumunta ako sa Metro Manila para ayusin lahat ng requirements ko. Papunta ako ng Dubai. So I'll be working sa isang hotel and restaurant. Mm-hmm. Part ako ng marketing department. After nun ng graduation na nun, so, mag-abroad na ako. Feeling ko kasi yung magsasalba sa buhay ko. Abroad. Mm. So, okay na lahat. Kung halimbawa, ngayon nag-interview tayo, next week, Thursday, aalis na ako. Nung panahon na kasi natin nun, ang dalawa lang yan eh. It's either you go call center if you're graduate of MASCOM, or mag-abroad ka na lang. Oo. So, abroad ang napili mo. Abroad yung napili Anong ko. Anong supposed to be work mo sa abroad? Sa hotel and restaurant. Tapos marketing staff. Wow. So, yun. Ano yung ticket na lang? Ticket na lang iniintay. Dapat Thursday ang alis ko. Oo. Anong araw ngayon? Sabado? Bakit di ka natuloy? May isang radio station na nag-offer sa akin dito sa Manila. Which so, mayroon akong network, yung Win Radio. Win Radio. Ah, so Win Radio ang first radio station mo dito in Manila. Sa Metro Manila. So, yun. Ano yung dumaan ka sa proseso na nag-apply ka o tinawagan ka? Hindi, tinawagan ako nung... Yung connection ko sa si Sir Eman. Mm-hmm. So, tinawagan niya ako, Mark, nasan ka? Sabi niya, nasa Manila, sir. Pumunta na ako ng Dubai. Sabi niya, sige, pag-isipan mo. May offer dyan sa Manila, radio station. Ah, kala ko, sige, sirahin ko buhay mo. Punta ka sa radio, wag ka na mag-Dubai. Pero I think, thankful ako kay Sir Eman kasi parang it's a good decision. So, hindi siya sumira sa buhay mo? It's a good decision for you? It's a good decision kasi kung natuloy ako sa Dubai, binuntis ko muna kasi yung girlfriend ko. Ah. So sabi ko, aalis ako dito na may anak. Ah, nagsisigurado ka na. Oo, para halimbawa, pagbalik ko sa Pilipinas, may 2-year-old na akong anak. Parang pinaspasan mo na. Oo, talagang gabi-gabi. Kasi palis na ako eh. Oo. Diba, sabi ko nga sa wife ko, baka it's a different version of me if ever natuloy kami doon. So, sa sobrang dami na nag-apply, tatlo kaming mga magkakabarkada. Mm-hmm. Tapos yung isa ngayon ay nasa Canada na. Mm-hmm. Yung isa ay seaman. Nag-iikot na sa buong mundo. Mm-hmm. Sa tatlo na yon, ako lang yung na-approve agad. Okay. Na-alis agad. Tapos hindi ka pa tumuloy. Tapos ako hindi pa natuloy. Tapos wag nakikita kami. Sabi ko, tama ba yung decision ko na hindi tumuloy? Uh-huh. Pero I think, yes, it's a good decision. Kasi sabi ko nga, baka it's a different version of me. Baka hindi kami okay ng family ko. Baka wasak kasi, yung pamilya yes, mo. Kasi yung LDR sa akin, I'm not sure with you, pero para sa akin, hindi nag-workout kasi. So, mas gusto ko kasama ko, nakikita ko, nahawakan ko. So, going back to Win Radio, ilang years ka sa Win Radio? Matagal din ako dun sa Win Radio at very thankful ako kay Boss Manny. Kasi, Manny Luzon. Uh-huh. Kasi nung nasa Win Radio ako, dun ko naramdaman na party ako ng family nila. Pag Christmas, ako na lang yung nahihiya. Baka Luzon ang apelido mo. Na-appreciate ko si Boss Manny kasi alam niya na wala akong family sa Manila. Tapos pag mga special celebration, Christmas,
New Year. Mm-hmm. Kasama ko ng pamilya nila. Mm-hmm. Doon ko na-appreciate talaga na nag-stay ako dito kasi parang pamilya yung turing so, nila. So nagkaroon ka ng another father dito sa Metro Manila, which is si Sir Manny. Si Sir Manny Luzon, kaya thankful ako. Kaya naman, ginagalingan ko talaga yung trabaho ko doon. I do extra effort. At dumating pa sa point, I remember, na naging parang barangay love stories. Oo! No? It's an idea ni Sir Manny. Kasi nga, number one yung barangay love stories and we need to do something out of it. So sabi niya, Mark, kaya mo ba? Idol kaya kita. Talaga? Nung nasa Naga ako, nakikinig talaga ako sa every ngayon, Sunday. Ngayon, hindi na niya ako idol. Sabi niya, nung nasa Naga daw siya. Nasa Naga ako. Idol na talaga kita. So nakikinig kami. Kung hindi ako nagkakamali, every Sunday afternoon, Papa Dudut, Barangay Love Stories. Tapos ginagaya kong boses mo. Doon nagkaroon ng idea si Sir Manny na gawa tayo ng ganitong program. Kaso sobrang matrabaho talaga yung programa. Ikaw yung scriptwriter. Ikaw yung... So inamin mo na script mo yun. Hindi, ine-edit kasi. Ah, okay. Oh, ang galing. Ang galing magpalusot. Oh. Ine-edit. Sana ma-meet kita one of these days. Kilala ka nun. So, nalaman nyo na po, nag-chat sa LS. Nag-message siya kay Sir Glenn. Ano mo naging boss si Sir Glenn eh? No. So, from Win Radio, napunta ka sa Barangay LS. Kumusta naman ang transition? Ano bang unang inupuan mong programa? Well, panghating gabi ako. Talaga, hating gabi ka ba? Panghating gabi ako. So, panghating gabi. Tapos, nakikipagkwentuhan ako sa mga tao. Dun, I remember that. Yung talkback. Talkback. Talkback yun. In fairness naman, lahat naman na nahahawakan kong programa nag-rate sa Barangay LS, nagda number one. Mm-hmm. Niiwan ko sila na number one. Yun. It's the same thing what we're doing right now sa Papa Talk. So, ilang years kang nag-graveyard sa Barangay? Matagal yun. Yung parang nabago yung routine ng katawan ko. Doon ko na-realize na ang katawan talaga, pag gabi, kailangan mong matulog. Yun talaga yung naturalidad ng katawan. Kasi natutulog ka araw, parang restless. Parang kahit ang haba ng tulog mo, parang hindi sapat at parang pagod pa yung katawan mo. Tunay po yan, it's based on my experience. Tapos, nung nalipat ako sa pang-ubaga, automatic yung katawan ko natutulog sa gabi. Mm-hmm. Hindi mo kailangan mag-adjust. So, yun. So, sobrang tagal ko sa talkback. Yung nag-resign yung dalawang video. So, ngayon nagkaroon ng butas sa programa. Kinausap ako noon ng program director natin. Mark, inilipat ka. Alam mo, yung parang committed ka and attached ka doon sa program mo. Na number one ako doon sa Top Midnight. Tapos marami ka ng followers. Yung mga tita. Oo, di ba? Mahina ka relasyon ka pa yata ng tita noon. Wala. Tapos yun, parang, sir, bakit ako? Kung na lang, kung baga comfort zone ko na yun, alam ko na paano patakbuhin and all. Pero sabi niya, mas maganda kung dito araw to. Mm-hmm. Wala naman ako magawa. Kahit magsabi ko, it's a no. Mm-hmm. Kailangan it's a yes. So lumipat na ako ng Talk to Papa. Talk to Papa. So, sinong unang nakasama mo sa Talk to Papa? Si, nakakuan din yun na Malasa. Oh, na-reshuffle. Oh, tapos si Papa Obet ang nakasama ko. Kumusta naman Talk to Papa. Yung experience? Ilang years kayo ni Papa Obet? Matagal din. Ang tandem namin. Tapos sino pang nakaka-tandem mo? Wala, sunod na si Kwan. Nung nag-reshuffle ulit, dahil pandemic, ito na, si Papa Ace na. Ah, nung dire-diretso na. Dire-diretso. So, gusto mong palitan si Papa Ace? Hindi magaling, gumaling na siya. Ah, gumaling. Kumbaga, alam na lang yung formula. Joke lang yun. Yung mga ano namin, yung biru-biruan lang namin. Pero lahat kami magkakapatid dyan sa radyo. So anyways, kumusta ang experience mo from you talking na mag-isa, tapos ngayon may kausap ka na meron nang humihingi ng advice. Ano yung mga hindi mo makakalimutang experiences? Noong una, sabi ko kay Sir, baka Sir, masyado nang maingay ang Talk to Papa. Kasi, dumating pa na, palitan pala noon. Ako yung main host, tapos si Papa King at si Papa Ace, kapalitan ko. Mm-hmm. So, everyday, ay iba-iba yung aking tandem. Mm-hmm. Tapos may color pa kami. Gaganon ang design ng Talk to Papa. Sabi ko, hindi ba masyado nang maingay yung Talk to Papa? Meron na kaming color. So, what I'm trying to say is, ako na lang to, kaya ko to. Kaya ko itong gawing number one. Wow! Parang ako pala to. Mayabang eh. Ganun na ba eh. Sir, solo ako. I'll make it number one. Ganun ang stand natin kasi. Oo, noong una. Pero, hanggang sa tumagal, na oo nga, mas maganda pala may katandem. Kasi pag magli-leave ka, may automatic ka.
saan saan doon ang programa? Yung pala, yung pala yung purpose pala niya, makapalid. Oo, oo. So, huwag wala ka, absent ka, may papalid sa'yo. And yun, hanggang sa na-appreciate ko na, oo nga pala, kasi para hindi lang, it's all about me. Mm. Pero the program talk to Papa, talaga, it's not all about the host, pero yung mga tao na nagsishare. Saan mo kinukuha yung mga hugot mo in giving advice? Or, masasabi mo ba na lahat na ng hirap na pagdaanan mo, kaya ka nakakapag-advise? Or paano yung diskarte mo sa pagbibigay ng advice? Pero iba yung atake ko doon. So, a certain part of it is yung experiences mo and all. Mm-hmm. Pero kung listener ka and you understand kung anong pinagdadaanan nila, sila mismo yung nag-a-address ng problema nila. Mm-hmm. Diba? Lalaro rin mo lang ng konti, pero you understand and listen. Tapos, papaikutin mo ng ganito, hihilahin mo ng ganito, pero at the end of the day, it's your program, alam mo yung, it's your story, alam mo kung anong pinagdaraanan niyan, mm-hmm, tapos alam mo dapat kung anong gagawin dyan. Mm-hmm. Yan din yung sinasabi ko kay Papa Marky pa nag-uusap kami. Ang formula in giving advice is not you telling him or her kung ano yung gagawin. Kasi baka mamaya magkamali ka ng advice, magbigti yan, ikaw pang sisihin, di ba? Ang formula niyan, ikaw na involved doon sa problema should answer the question. Mm-hmm. Para walang sisihan. Mm, basta tama, ikaw, pinarealize mo lang sa kanila kung ano yung mga cons and pros ng mga, di ba, yung mga pwedeng magkakamali ka dito sa pipiliin mo, di ba? Yun ang maganda sa Talk to Papa. Kasi sabi ko, certain part lang yung DJ, malaking parte yung nagsishare ng kwento. Mm-hmm. Tapos mayroon kaming komunidad doon, yung mga bida-bida. Mm-hmm. Sila yun naman yung nagbibigay ng opinion nila. Kasi paminsan... Mga gaslighter! Oo. O, diba? Paminsan kasi masyado tayong focus sa problema. Uh-oh. Blinded tayo ng ating emotion. Mm-hmm. Ito lang yung gusto nating mangyari. Ang mga tao talaga matigas ang ulo. Mm-hmm. Ngayon, kapag nabuksan na yung tema, nabuksan na yung topic, tapos may mga tao na nagbabahagi ng opinion nila out of it. Mm. Nabubuksan yung isip natin kung ano ba talaga, saan ba tayo titingin. So, we have options. Yun. Kaya, so, kumusta naman ang kitaan? Ikaw ba eh, kapag may lalapit sa'yo, gusto ko pong mag-DJ. Masasabi mo man na mag-DJ ka. Pero ang sasabihin niya, kasi gusto ko pong makatulong sa pamilya ko. Would you recommend na pasukin ang radio industry? Pero iba yung pebbles sa gold. Correct. Kung ganun. Ganun so, doon pumasok yung ano, yung tag M. Feeling ko kasi failed ko na talaga yung marketing. Mm-hmm. With dealing with people, mm-hmm, with other people. Pero syempre, in exchange of that, prove mo sa kanila na worth it ka with that deal and project. Ano mga ibig sabihin ng tag M? Kung lang yung tag me ganun. Mm-hmm, tag me. Di ba tag mark yun? Tag. Okay, tag million. So, tag para ganun. Tag me. Tag million. Hashtag. So, pumasok yung ano mo, pakikipag-usap sa tao, tapos pwede ka palang makapag-produce ng pera. Hindi, kasi kung na, aside sa working with LS, GMA, I'm also working with events and production and sponsorship. During that time, sideline? Sideline lang. Na, hindi, pag may malaking projects and all. Mm-hmm. Kasi pang gabi ako, pang araw, alam kong gagawin ko. Mm-hmm. Ang programa natin, 3 hours and all. So, kumbaga flexible yung oras natin, we can do pa ng mga bagay na pwede pang makatulong sa atin. So, yun, sabi ko, I'm doing this, marketing, events and all. Bakit hindi mag-come out ako? My own company. Mm-hmm. Then, kailangan ko lang key person na pwedeng makatulong sa akin. So, yung mga hinanap mo na makakatulong sa'yo nun? So, I have from technical, mm-hmm, I have from sales, I have from social media. Mm-hmm. So, hanggang sa nabuo na, and then, let's do this. Hindi ba sabi ko, don't make it, ano, dapat corporation yan. Mm-hmm. No. Tapos, ikaw din yung nagsabi na bumili na ako ng kotse. Siya din yun, na lilit yung mundo. Lulit yung mundo mo, parang gano'n. Pag may kotse ka, bibilis. Yeah, bibilis yung galaw mo and all. Mm. Yun, siya. Pag may mga big na decision ako, talagang si Papa Dudut. Kahit nga bahay, ako nagsabi, bumili ka na ng bahay! Ganun ko siya kasi para ma-pressure siya. Yan. Na gawin yung trabaho. So, ganun. Hanggang sa ngayon, we have a network, a partnership, mm-hmm, with mga podcast content. Ang Papa Dudut Stories po ay pinagkatiwala ko sa kanya na i-manage, na i-market. Mm. So, ang partnership ni Papa Dudut at saka ng Tag M is I'll give him the liberty to sell it. To market. To market it. At sa katunayan, we partner already with Bingo Plus. Diba? Tapos nagbibiruan kami. Na, kasi nagulat kami doon sa reception ng tao. No? Oh. Ang bilis eh. Oh, from sobrang... ng pagpapasok, number 2 agad eh. Oo, no? Ganun. Ganun, so, ganun kagaling si Papa Dudut. So, sabi nga niya, ilang years mo gustong na hawakan namin ang Papa Dudut Stories? Anong sabi mo sa akin? Sabi ko 5 years. Sabi ko nga,
hanggat you're happy, I'm happy, and let's you do it for us. At hating kapatid kami dito. Yeah, no, ganun ko pinagkatiwala sa kanya. Kasi I don't see money sa ganito. Eh. Ang sa akin lang is, you're happy, I'm happy, eh, tuloy natin yun. Hindi naman ikaw binigo. Hindi, wala pang bayad. Eh. Kailan ko ba matatanggap? Oh, malapit na. Ah, malapit na. Okay. So, yun lang. Sana po, if you have time, hanapin nyo po sa Spotify yung Papatok. So, sino ba yung mga naka-line up natin sa Papatok? Maganda, sobrang ginagawa namin yung Papatok na after ng kada episode, you'll be getting something good out of it. Mapatawa namin kayo, mapaiyak namin kayo, makakuha kayo ng information na kailangan nyo about life. Sobrang dami, influencers, artista, simpleng tao, pero talagang sulit na sulit yung mga episodes namin sa Papatok. At saka maganda na supportahan nyo para magkaroon kami ng season 2. Kasi sa season 2, mas lalapit kami sa tao. Yung mga nagba-viral, yan. Hindi lang artista ha, kahit yung ordinaryong tao, i-invite namin para makapag-share sa inyo ng mga magandang lesson in life. Kasi kung minsan, itong mga simpleng tao na ito, ito yung may mga special na kwento na dapat nating nalalaman. Correct. So, susunod, meron kami mga i-guest na manananggal. Sabi mo, may power eh. May special pwede, power. No? Mga mambabarang. Yeah. Abangan niyo yan sa susunod na mga episodes. Hindi normal na nakikita nyo. Mga elemento. Ganyan po kami kaseryoso, guys. So, yun po. Please invite them na supportahan at manood. Oh, maraming salamat. If ever, kahit kami ay off-air, online naman po kami sa Papatok. So, every Saturday, ang aming brand new episodes. Alas 6 ng umaga. Siyempre, powered by Bingo Plus. Ayan. Bye-bye. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.